Hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Ako nga pala si Mike ng MCL Vlog 28. So today, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang tools na ginagamit palagi ng mga metalworks project, mga DIYers man yan. So, i-unboxing natin ito, itong bagong tools ko. So, samahan niyo ako guys, yung araw na ito. So guys, doon nga pala sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel. So, paki-subscribe naman po para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video. So guys, pag magka-cut na tayo, so kailangan natin ng goggles para safety yung mata natin. So, ayan. So guys, ito na siya yung Stanley natin na chop saw o kung tawagin natin ay cutting machine. So i-unboxing na natin siya. Ayan siya guys. So buksan na natin. So guys, salamat natin. Mabigat, medyo mabigat. So guys, ito na yung ating Stanley na model SSC22. So ayan na siya guys, nailabas na natin sa box. So ito yung kanyang manual, kasama na yung kanyang warranty na 2 years warranty. Ayan guys. So, i-review na natin siya guys. So, ang rated voltage nito guys is 220 to 240 volts. At ang rated frequency niya is 50 to 60 Hz. Ang rated power niya is 2200 watts. Ang non-loading speed niya is 4100 RPM. Ang blade diameter niya guys is 35.5 cm. So ito yung standard. So ang ano niya, ang maximum diameter 355 mm. Ang thickness niya is 3.0 mm. Ang bore size niya is 25.4 mm. So ang pwede natin gawin dito is 90 degrees at 45 degrees. So nababago to guys. Ito. So ito guys yung kanyang isa-isa hindi natin itong screw deflector nya. Ito guys, kung gusto natin baguhin, pwede natin siya itaas. At yung spark deflector nya, ito yung kumukover dun sa spark ng kinakat natin. Halimbawa magkakat tayo ng tubular. So ito yun, palabas sya, hindi pabalik sa atin. So ito yung base niya guys, talagang makapal siya, talagang masasabi mo siyang heavy duty. At ito yung fence niya guys. Ayan guys, yung fence niya. At yung vice niya guys, ito. So ito yung pumipigil doon sa kakatin natin, adjustable siya guys. Ito yung pinaka niya, para hindi gumalaw yung kakatin natin. Susunod dyan guys yung kanyang range. Ito yung pangpihit sa pagkabit ng blade at pagtanggal. Ito gagamitin natin. At dito rin natin na ginagamit yan pag babaguhin natin to. Kung ipo 45 degrees natin o 90 degrees, babaguhin natin to. Ito yung pamimihit natin. Kasama na siya.
So guys, tip ko lang for safety, kapag magtatanggal tayo o magkakabit tayo ng blade nito, bunutin natin sa saksakan yung tools na to. Lagi natin siyang kailangan laging naka-safety yung at bunot yung kanyang saksakan. Huwag natin hayaang nakasaksak, matatanggalin natin. Baka mamaya mapindot natin tong trigger niya. Mahirap na. Ma-accidente tayo. At yung kanyang crank. Ito yung crank niya. So guys, ayan. At yung vice level niya. Ito guys. So ayan siya guys. Talagang hindi siya basta yero lang. Makapal siya. So umano siya. Kaya siya mabigat guys. Okay. So ito yung spindle lock niya. Ito guys. Ito yung maliit na to. Maliit na to. So ito nga pala guys ay carbon brush. So dito natin nilalagay yung carbon brush niya. At yung trigger niya guys, ito. Ayan yung trigger niya guys. Ayan guys, yung trigger niya. At yung spring niya, ito. So heavy duty rin. Ayan yung spring niya. Ayan yung nakikita mo. So guys, ito yung cord niya. Pag nanda ng cord niya guys, mayroon na siyang fuse. Para pag naman halimbawa yung saksakan natin, yung plug natin nag short. So hindi kagad didiretso dun sa motor ng ating machine. So dito pa lang mapipigil na siya. Ang unang masisira dito yung fuse. So ito yung kanyang, ito yung kapag ibababa, down and up niya. Okay, halimbawa yan, da-down natin. So ito yung pinaka-lock niya. Ay ano, clockwise lang pipihitin natin, so malalock na siya pababa. So ayan guys. Ayan. Guys, yung pinaka-base niya talaga maganda yung base niya, makapal. Kaya mabigat siya talaga. So guys, ito yung kanyang level. Kung gusto natin na medyo mataas, bababa lang natin itong nut na to para maibaba natin. So ito yung guide na to, ito yung naka-level. Guys, ang masasabi ko dito sa tools na ito ay maganda talaga, lalo na sa mga DIYers, metalworks. Kasi unang-una, magandang gamitin ito dahil kumpara sa grinder. So lalo na pag maramihan yung pagpuputol natin ng mga bakal o yung tubular. So the best talaga itong cutting machine na ito. So sa grinder kasi medyo matagal. So dito talaga nakaalalay siya, may vice siya. So kung magkakat tayo ng 45 degrees o 90 degrees, so napakadali kapag meron tayong cutting machine. So itong cutting machine na to ay nabili ko ng 650 riyal dito sa Saco. So naka-sale pa siya nung nabili ko. So good investment to guys, lalo na sa mga metal works talaga. So guys, nagpapasalamat ako sa inyong panonood ng aking video. So sa mga hindi pa nagsusubscribe sa aking YouTube channel, subscribe nyo na po ako para
at titid po kayo sa mga video ko pang gagawin. So maraming maraming salamat po sa oras ay binigay nyo sa akin. So lagi sana kayo nasa mabuting kalagayan. Ingat kayo palagi. Ako nga si Mike ng MCL Vlog. Maraming maraming salamat po ulit.